Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin
na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo at umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Monday of the second week of Lent. At sa atin pong mga pagbasa, napakinggan natin ang tinatawag na Sermon on the Plain. Kung meron pong Sermon on the Mount, meron din pong Sermon on the Plain. Maaaring magkarugtong po ito. Marami din pong pagkakatulad ang dalawa. At kung pag-iisahin natin o paiigsiin ang talk na ito ni Jesus, ay baka po ganito. Ituring ninyo ang inyong kapwa kung paanong gusto ninyong ituring nila kayo.
Ano po ba kaya ang ibig sabihin ng pagiging mahabagin? Kung katuturan ang ating pag-uusapan ng salitang ito, nangangahulugan po ito ng mabuti at maawaing pagturing sa kapwa. Mabuti at maawaing pagturing sa kapwa. Pero sa tingin ko po ay may mas malalim pang kahulugan ang pagiging mahabagin para kay Jesus. Ito po kasi ang pinag-uugatan ng pagpapatawaran at pakikipagbalikan, maging ng pagmamahalan at katotohanan. Nakatungtong naman ito at umiikot sa personal nating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. So yun pong ating relationships sa ating kapwa-tao, ang laboratorio ng pagiging mahabagin. At dahil sa ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng awa at habag, wala nang titibay pang halimbawa para sa atin kaysa sa ginawang pagpapatawad ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa mga nagpapako sa Kanya sa krus. Nang Kanya pong sabihin, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa ganang atin, minamahal kong mga kapatid, hindi naman po talaga madali ang magpatawad. May mga nagsasabi pa na napatawad niya na sa kanyang isip, pero hindi niya maibaba ang pagpapatawad sa level ng kanyang puso. Tapos may mga naririnig pa ako na, I can forgive, but I cannot forget. Mahirap. Pero itong kahirapan ng pagpapatawad ay hindi po inaalis ang katotohanan na nakasalalay dito sa pagpapatawad ang katiwasayan ng ating kalooban. Para po kasi tunay na ma-enjoy natin ang pamumuhay ng maligaya at kasiyasiya, kailangan nating bitiwan ang galit, ang sama ng loob, ang paghihiganti at karahasan, at matutunang magpatawad. Kung maalala mo pa rin, makita mo ang iyong nakaaway, kumulo ang iyong dugo, naalala mo yung ginawa sa kanya, ginawa niya sa iyo, ay di patawarin uli. At patawarin na naman, at patawarin ng napakaraming beses para na rin sa iyo, sarili, sa iyong sariling kalusugan. At kung mag-reconcile kayo, di bonus na yun. Nire-recognize natin na mahirap ito, pero binibigyan naman tayo ng Diyos ng kaloobang nakadarama ng awa. At doon po tayo pwedeng magsimula. Kaawaan ng sarili. Ganito na lang ba lagi? Dito na lang ba ako magdo-dwell palagi sa galit ko sa kanya? Lagi ko na lang bang mararanasan ang sama ng loob? Kaawaan ng sarili at kaawaan din ang kapwa. Dito tayo pwedeng magsimula at ito rin po ang magbibigay sa atin ng pagkakataon na
mag-let go ng ating itinanim na sama ng loob. At ito rin kasi ang ating tatanggapin, siksik pa, liglig at umaapaw. Bakit nga ba kung minsan eh parang ambigat ng dibdib natin, maging ang ating balikat ay para bang bumabagsak, ambigat, pasan ang daigdig? Ang katotohanan, mga kapatid, hindi daigdig ang iyong pinapasan. Maaari ay yung kawalang kapakumbabaan nating humingi ng tawad. O dahil na rin sa hindi natin matanggap na tayo ang may kasalanan. Ang pride po at ang denial ay mahaharap lamang natin ng buong tapang kung mag-uumpisa tayong kaawaan ang ating mga sarili. Kung hindi nga natin kinaaawaan ang ating sarili, paano pa natin kahahabagan ang ating kapwa? Kung minsan kasi pakiramdam natin ay hindi tayo worthy. Hindi worthy na kahabagan dahil umuubra pa naman ang ating coping mechanism na pagpo-project na tayo ay malakas at matapang. Akala natin kung minsan hindi tayo worthy na patawarin dahil baka nga naman napakabigat ang ating nagawang kasalanan o napakalaki ng ating pagkakamali. Gaano man yan kabigat, gaano man yan kalaki, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay laging handa na tayo ay patawarin. Humingi lang tayo ng kapatawaran. Ano't anuman, minamahal kong mga kapatid, ang alam natin ay hindi lamang naman sentimentality. Ang pagkadama ng awa at pagdaranas ng habag, kundi ito po ang sukatan ng ating authenticity. Ang sukatan ng pamumuhay ng tunay at makatotohanan bilang mga Kristiyano. Ang takalang ginamit natin sa iba na siya ring gagamitin sa atin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuling magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Atin nawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila at may kapansanan naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Maawain naming Ama, ang mga panalangin at kahilingang idinudulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa.
Hinihiling po namin ito na sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo ay makamit namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ika-7 ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard lamang o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin, mga hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,